Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, araw ng mahal na birhen ng ina ng laging saklolo, hihingin po natin ang kanyang saklolo at pamamagitan, ganon din ni Santo Padre Pio, upang ipagdasal ang lahat ng mga may sakit. Lalo na po yung mga humihingi sa atin ng panalangin. Ganon din po, ating isama sa ating panalangin ang mga nasa bingit ng kamatayan. Yung tinutukso ng demonyo para huwag maniwala sa Diyos, lalo na sa ating Panginoong Jesus na muling nabuhay. Kasama nating inaalala ang lahat ng mga kaluluwang naghihirap sa purgatorio, ang mga mahal natin sa buhay na pumanaw na, ganon din po yung mga nasa krisis na nawawala na ng pag-asa at pananampalataya sa Diyos. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, humingi tayo ng tawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan, lalo na sa maraming beses na tayo ay nagmataas, hindi lamang sa ating kapwa, kundi lalo sa Diyos na siyang lumikha sa atin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pahintulutan mong kami maging tapat lumigaya
kapag ang iyong anak ay nagpakita, kasama ng mga banal sa piling niya, pakundangan sa aming pagdiriwang na masaya sa pagkabuhay niyang aming ngayong sinasamba sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos nagbalik sila sa Berea, taglay ang bili ni Pablo, kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kaluuban sa relihiyon, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod ay nagpagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito: sa Diyos na hindi nakikilala ang inyong sinasamba, kahit hindi ninyo kilala ang siya kong ipinahahayag sa inyo, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi siya nangangailangan ng anuman. Kaya siya pinaglilingkuran ng tao sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos, baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan niya ang totoo. Hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawan, ginto, pilak, o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahon, di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao. Ngunit ngayon iniuutos niya na magsisi sila taliktan ang kanilang mga masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at sa buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig sila na sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, ibig namin kayong mapakinggang uli tungkol dito. At umalis doon si Pablo, may ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Sa kabila, dito si Dionisio na isa sa bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama rin babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa'y langit at lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas niya'y papupurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang kasama ang hukbo roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon,
lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay pinakamaigi. Sa langit at lupa'y walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya't pinupuri ng pinipiling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lupa. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 hiningin ko sa Ama, Espiritu'y sugo niya upang sumain niyo tuwi na. Alleluia! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama'y sa akin, kaya ako sinasabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ilan po kayang pamilya ang sana ay na-save kung hindi dahil sa pride? O ilang broken families ang sana ay nagpatuloy ang isang struggling relationship or struggling family relationship kung hindi sana sa katigasan ng puso ng magkapareha. Kasi para naman mag-work ang isang relationship, it takes two. Kung ang isa ay nagpapakumbaba at ang isa naman ay hindi marunong umamin ng kanyang pagkakamali, eh hindi rin naman ito magwo-work out. Ilan kaya sa Filipino families ang sana ay na-save kung marunong magpakumbaba ang magkapareha? Or ilan kaya ang pamilyang sana ay na-save sa buong mundo kung hindi ang pinairal ay ang sariling pride? Ilan kaya namang mga relationship din sana? Ito naman ay sa mga kabataan. Ilan kaya yung mga relationship na sana ay nag-work at sana ay walang the one that got away, ang tawag ng mga kabataan ni Totga, na na-save din sana at hindi sana sila nanghihinaya ngayon kung hindi rin dahil sa pride? Kasi may mga relationship na naghihiwalay hindi dahil sa hindi nila mahal ang isa't isa, kundi hindi nila kayang tanggapin
ang kahinaan ng bawat isa because of pride. Kaya the one that got away. Hindi natin kayang ma-estimate at mabilang, pero ito'y isang katotohanan na nangyayari sa ating lipunan. May mga pamilya na nagkakahiwalay, may mga broken families na ang ugat pagtiningnan mo kung bakit ay pride. At ganun din, yung mga pinaniniwalaang strong relationship sana. Because of pride, nagkahiwalay. Because of pride, nasira ang isa sanang magandang relasyon. Malaki po ang ginagawang damage ng pride sa buhay natin. As a social being, bahagi ng buhay natin para ma-fulfill yung ating social needs, ang pakikipagrelasyon. At may mga relasyon na nasisira dahil sa pride. May mga relasyon na nasisira dahil hindi marunong magpakumbaba ang bawat isa. Bakit binibigyan ko po ng emphasis yung pride as something that we have to work on? Tatandaan natin na ang pride ay isa sa capital sins. Kaya siya capital ay sapagkat isa siya sa pinanggagalingan ng kasalanan ng tao. Isa siya sa ulo ng marami pang mga kasalanan. At kung hindi natin ito maa-address, pwedeng yung nangyari sa iba na broken relationship ay mangyari din sa atin. Now, kung ang pride ay sumisira ng relationship natin sa kapwa, ang pride ay pwede ring sumira sa relationship natin sa Diyos. Yung unang pagbasa ay narinig natin ang pagpapahayag ni San Pablo na lahat tayo ay galing sa Diyos. Na lahat tayo ay nilikha ng Diyos. And it takes humility to accept that. Narinig ninyo sa unang pagbasa na merong mga tumanggap ng katotohanan ito, pero meron ding hindi. Kaya nga merong hindi naniniwala sa Diyos eh. Kaya merong hindi nananampalataya na si Jesus ay muling nabuhay. Bakit? Because of pride. Hindi matanggap na meron tayong pinanggalingan Diyos na lumikha sa atin. Kapalaluan ang tawag diyan. Kaya nga merong anghel na bumagsak na ang tawag natin ay Lucifer. Ang Lucifer ay galing sa salitang lux, lucis. Nang ibig sabihin ay light, angel of light. Anong nangyari sa kanya? Kung siya ay angel of light, bumagsak. At anong ugat ng kanyang pagbagsak? Kapalaluan or pride. At yung katotohanan yan ay totoo din sa buhay natin bilang mananampalataya. Pwede tayong bumagsak sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos kapag hindi tayo natutong magpagpapakumbaba sa Kanya. Hindi madaling tanggapin ang katotohanang mayroon tayong pinanggalingan at tayo ay nilikha lamang kung mananatili sa atin ang pride. At hindi rin madaling tanggapin ang katotohanang may Diyos na nagkatawang tao at muling nabuhay. It takes a lot of humility to accept and understand that. Hindi madaling tanggapin ang katotohanang uupo kayo at makikilahok sa banal na misa at hindi madistract sa mga alalahaning iniwan ninyo sa inyong tahanan para lang ma-focus ang inyong sarili sa Diyos
natatanggapin natin saan yung tinapay at dugo. It takes a lot of humility to accept that. Kaya nga, kailangan natin ang gabay at patnubay ng banal na Espiritu na inihahabilin at itinatagubilin ng ating Panginoong Jesus sa ating mabuting balita. Since Sunday, ang tagubilin ng mga pagbasa sa atin, lalo na ang mabuting balita, ay ang pagsugo ng ating Panginoong Jesus ng banal na Espiritu upang akayin tayo sa katotohanan dahil alam niya na ang tao ay ma-pride at ito ay hadlang para hindi natin makita ang katotohanang dala ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Eh yun ngang ating kapwa na nakikita natin, naaamoy, nahihipo, ay hirap na hirap tayong makipag-establish o makapag-establish ng isang genuine relationship. Eh lalo na ang Diyos na hindi natin nakikita. Kaya kailangan natin ng pagpapakumbaba at pagtanggap sa katotohanan, we need the Holy Spirit para bigyan tayo ng inspirasyon at kapakumbabaan para tanggapin ang katotohanang dala ng ating pagiging nilikha lamang ng Diyos. Ngayong umagang ito, yan po ang hamong iniiwan sa atin ng ating mabuting balita at mga pagbasa. If our faith matters to us, if our relationship with God and with Jesus, who resurrected from the dead, matter to us, bibigyan natin ng pansin ang pagpapakumbaba sa gabay ng banal na Espiritu at pagtutuunan natin ng pansin ito sa ating buhay bilang mananampalataya. Sana'y huwag nang madagdagan. Hindi lamang ang broken relationship, kundi lalo't higit ang broken relationship natin sa Diyos dahil sa pride. Sana'y matuto tayong magpakumbaba sa harap ng Diyos at hilingin at hingin sa Kanya ang paggabay ng banal na Espiritu upang dalhin tayo sa katotohanang magdadala sa atin sa kaligtasan at sa kasiyahang tanging ang Diyos lamang ang makapupuno sa ating buhay. Humility and guidance of the Holy Spirit ang key sa buhay natin bilang nilikha ng Diyos. Hindi madaling tanggapin ang katotohanang ito, lalo na ang katotohanang ang ating Panginoong Jesus ay muling nabuhay para tayo ay iligtas. Pero kung tayo'y willing na magpagabay sa banal na Espiritu at magpakumbaba, kaya ng Diyos baguhin ang ating sarili. Huwag lang nating panatilihin ang pride sa ating mga puso. Para po sa mga maghahandog ng sobra, pakihulog na lamang po sa buslo. Sumasambat ng mamahal sa
sa katas ng ugas at bunga ng aming pagawa. Alam mo ito para maging inumin at ibigay mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob na aming alay, kami pinagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa at nunutububo sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan ng iyong Espiritu gawin yung banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami. Magpakailanman ngayon.
ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng managagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Iniaatas ko
second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Kayo'y dinirang ko, di ako ang inirang nyo. Loob kong umayo kayo, at magbunga ng tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon'y pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawing mong kami pasulong na makahakbang mula sa data naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiska ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Mga gawain para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio at sa pakikipagtulungan ng SALT or St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation. Tayo po ay magkakaroon ng free legal consultations sa darating na May 19, araw ng linggo, sa Divine Mercy Sanctuary.
Sa mga nais kumonsulta, kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya. Ikalima, sa darating na June 15, ay magkakaroon tayo ng First Holy Communion para sa mga batang nasa grade 4 at sa mga nagnanais makatanggap ng komunyon. Kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya para sa mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasampu ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan at nagpapaalaala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aaral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.